Mga halamang gamot na aprobado ng Department of Health, ating alamin! Pero bago ang lahat, entro! Pasok! Welcome to Kaalaman TV! Alam mo bang ang Pilipinas ay masagana sa likas na yaman? Lalong-lalo na sa mga halaman na maaaring gamitin bilang mabisang gamot sa iba't ibang uri ng sakit. Bago pa makarating sa ating bansa ang mga dayuhang mananakop, maraming halaman na ang ginagamit ng mga matatanda bilang gamot sa maraming sakit. Nang dumating na ang makabagong panahon, marami pa rin ang patuloy na gumagamit nito bilang gamot at sa ngayon ay kilala na bilang mga tradisyonal na medisina. At ito'y pinagtibay pa ng iba't ibang pag-aaral na isinagawa ng mga eksperto. Noong taong 2003, nagbigay ang Department of Health o DOH ng listahan ng 10 halamang gamot na suportado ng siyensya at pag-aaral na maaaring gamitin ng tao bilang panlunas sa iba't ibang sakit. Una, ang pinakatanyag, ang pinakakilala, makikita kahit saan-saan, bayabas! Ang kilalang halaman na bayabas ay maaaring makagamot sa mga sakit na ulcer, rayuma, pananakit ng ngipin, pamamaga ng gilagid, at lagnat. Pangalawa, ang lagundi. Ang halamang lagundi ay pinaniniwalaang makagagamot sa pananakit ng katawan, sa ubo, sipon, pagkahilo, at pangangati. Next, pangatlo, ang yerba buena. Ang halamang yerba buena ay pinaniniwalaang mabisa para sa lagnat, pananakit ng ulo, ubo, rayuma, at pati na rin ang impatso. Next, sambong. Maaaring makagamot sa mga sakit na lagnat, sipon, sakit sa bato, rayuma, at pati na rin hika ang halamang sambong. Next, panglima, tsaang gubat. Makakatulong naman ang tsaang gubat sa mga sakit na ubo, diabetes, pagtatae, at pananakit rin ng sikmura. Pang-anim, niyog-niyugan. Mabisa para sa mga sakit sa balat, ubo, pagtatae, lagnat, at problema sa pag-ihi ang halamang niyog-niyugan. Next, pang-pito, ang Acapulco. Maaring gamitin para sa sakit na eksema, mga pamamaga, at inflamasyon, pagtitibi, at alta presyon ang halamang Acapulco. Pang-8, ang pansit-pansitan. Makatulong ang halamang pansit-pansitan sa mga sakit gaya ng rayuma, UTI, pigsa, iritasyon sa mata at mataas na kolesterol sa katawan. Ang pangsiyam, bawang. Ang bawang na karaniwang nakikita sa ating mga kusina ay mabisa rin sa mga karamdaman tulad ng alta presyon, ubo, tonsillitis, hika, at iba pang impeksyon ng bakterya.
At ang panghuli ay hindi magpapahuli, ang hindi magpapatalo, ang pait at pero manamit kung sa karaya ang palaya. Magagamit bilang gamot sa mga sakit na diabetes, ulcer, pagtatae, pamamaga at pananakit ng katawan ang halamang ampalaya. Dahil sa mga potensyal na mga halamang ito na makagamot at makapagbigay ginhawa sa mga nabanggit na karamdaman, isang magandang hakbang ang pagtatanim ng mga ito sa ating bakuran. Nang sa gayon ay makatipid at magkaroon ng mga alternatibong gamot na madaling makuha. Ngunit tandaan pa rin na ang mga halamang gamot na ito ay hindi dapat tuluyan ipanghalili sa mga gamot na inirisita ng doktor, sapagkat pinakamainam pa rin ang ekspertong opinyon mula sa isang doktor. So ayon mga kaabyanan, mga kaibigan, mga kablaglagan, so atin pong natunghayan ang mga halamang gamot na aprobado sa Department of Health. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. At muli, huwag kalimutan na mag-subscribe sa KTV, sa Kaalaman TV ni Abian Ben Vlogs para sa mga masusunod na kaalamang ating ibabahagi. And again, huwag kalimutan, ligtas ang may alam! Bisitahin ang Kaalaman TV para sa masusunod na mga impormasyon. Maraming salamat po at paalam! Please support also Shania S. Somiliano TV.